Hindi pa ako nakakain yun. Eh, kasi mahal. Okay? And they fed in Midos, kumakain daw sa Midos, and behold, seven other kings came up after them out of the river, ill-favored, mapaya, and lean flesh. No, parang may sakit. Ill-favored. And stood by the other king upon the brink of the water, and the ill-favored and the lean flesh king did eat, kinain daw yung matataba. And fat king. So Pharaoh awoke, nagulat si Pharaoh. Okay? May mataba, may payat. Yung payat, kinain yung mataba. Parang baliktad yun ah. Di ba? Yung payat, pwede mo lang ganunin yun. Itakalsik ka ganun. Pero ito, baliktad. Yung mataba, kinain ng mapayat. No? Paano kaya kakain na ako? Lignan eh. Kanyari ito yun eh, di ba? Kinain din yung baliktad. Yung gulat si Pharaoh, siyempre. Baliktad yung ano eh. Yung napanaginipan niya. Okay? And he slept and dreamed the second time. Natulog ulit siya. No? And behold, seven ears of corn came up upon the stalk. Pitong corn daw, ears. Diba? Isang ear ng corn, isang ganun yun, diba? Pito daw na ganun. Okay? Rank and good, napakaganda. Nakakita na kayo ng corn na napakaganda. Yung pantay-pantay yung ano. Pag kinain mo, parang sumasabay dun sa ano, hibla ng ngipin mo. Diba? Pero makakita na rin kayo na corn na mapayat, na iba-iba yung, di ba? Ang hirap kainin, saan ba akong kakalat dito? Okay, hindi even, no? Ito naman yung isa, seven ears of corn came up on stalk, rank and good. And behold, 17 ears blasted with the east wind sprung up after them. And the 17 ears, they bore, kinain uli yung seven rank and full ears. Yung malalaki, yung magaganda, merong mapapaya, kinain uli yung baliktad. Okay? And Pharaoh woke, gising na naman, and behold, it was a dream. And it came to pass in the morning that his spirit was troubled. Okay? Kasi kakaiba yung kakaiba yun ah. Yung mataba, kinain ng mapaya. Parang baliktad yun, di ba? Alam mo, yung mataba, kakainin yung payat. Kasi madali niyang lulunukin yun. Kasi payat lang eh. Pero baliktad. Hindi siya, no? Hindi siya mapakawari. Huh? Ano to? Ano klaseng dream na to? And he sent and called for all the magicians of Egypt and all the wise men thereof. And Pharaoh told them his dream. But there was none that could interpret them unto Pharaoh. Okay? Meron kang isang bagay na gusto mong malaman, pero hindi mo malaman yung sagot. Okay? Kapag isama kayo ng gano'n, anong sagot? Anong sagot dun? Anong sagot? Walang sagot? Anong sagot dun? Parang kinabukasan pa, parang habang natutulog ka, nahihigap na babalisa ka. Ano kaya sagot dun sa tanong na yun? Di ba? Binibigyan pa kayo ng ano ng picture. Sige, ilalagay ko. Ipo-post ko yan bukas sa bulletin board yung sagot. Lalo na pag mat, yung mga solution, isang problem lang, yung solution, tatlong yellow page. Tanya na yun, pag college kayo, ganun. Ang exam nyo, limang items lang sa mat, pero yung sagot per item, tatlong yellow page, back to back. Yung solution, naku, ano? Yung mga nakakita ka na ng mga sawang gano'n. Alam niyo yung mga sawa? Integral calculus. Ganito siguro yung si Pharaoh. Hindi siya mapakawari. Tinawag niya lahat ng magician sa Egypt. Lahat na marunong mag-interpret. Interpret ito! Okay? And then spake the chief butler. Magsalita si Chief Butler. Kailangan niyo si Chief Butler. Ito na. Inspect Chief Butler unto Pharaoh saying, I do remember my fault this day. Naalala ko yung pagkakamali ko. Hindi ko nasabi si Joseph kay Pharaoh.
Then spake the chief butler unto Pharaoh, saying, I do remember my fault this day. Pharaoh was wroth with his servant, and put me in ward in the captain of the guard's house, both me and the chief baker. And we dream a dream in one night, and I and he, we dream each man according to their interpretation of his dream. Meron isang nag-i-interpret. Naalala ko ngayon, siya nga yung nakatulong sa akin eh. Nag-encourage sa akin kasi hindi nila alam kung anong mangyayari sa kanila eh. Di ba? Naalala ngayon ni Chief Butler at kinuwento niya, and there was there with us a young man, an Hebrew, servant to the captain of the guard, and we told him, and he interpreted to us our dream. Kinento namin yung aming panaginip sa kanya, at ininterpret niya to each man according to his dream. He did interpret, and it came to pass as he interpreted to us, so it was. Me, he restored unto my office, and him he hanged. Okay? Yung interpretation niya, tumpak! Ako ay makalaya at mababalik sa aking posisyon, at si Chief Baker, hang, patay. Okay? Then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily out of the dungeon. Nasaan daw ni Joseph? Nasa dungeon. Ano ibig sabihin ng dungeon? Yung pinaka-ilalim ng kulungan. Okay? Normally, yung mga dungeon, nandun na yung mga tubig. Paano ka makatulog sa tubig? Di ba? Normal na ano ha? Inaano lang natin. Pinipicturize lang natin kung nasaan si Joseph yung mga panahon na yun. Okay? Dungeon, pinakamadilim. Hindi ka doon makatulog. Siguro lahat ng lamok nandun. Lahat ng insekto nandun. Bats nandun. Amoy nun, mabaho. Yung katayuan ni Joseph. Okay? Ng mga panahon na yun. Okay, sabi dyan, hastily out of the dungeon, and he shaved himself, tinalbo siya, changed his raiment, and came in unto Pharaoh. No, pinaliguan siya doon, no? Nagpalit siya ng damit kasi siya ay haharap sa Pharaoh. Yung Pharaoh, yun yung pinaka highest official ng land. Parang gods yon sa panahon nila. Okay? Diyos-Diyosan yung Pharaoh nila dati. Kung anong sinabi nun, gagawin. Okay? Okay? And Pharaoh said unto Joseph, I have dreamed a dream, and there is none that can interpret it. And I have heard say of thee, that thou canst understand a dream to interpret it. Okay? Sabi doon yung Pharaoh, meron akong panaginip. Walang makapag-interpret, walang makapagsabi sa akin ng tamang kahulugan ng aking panaginip. At may nagsabi sa akin na ikaw, kaya mong mag-interpret or magbigay kahulugan sa aking panaginip. And Joseph answered Pharaoh saying, it is not in me. Ganda ng sagot ni Joseph. No? Hindi sinabi ni Joseph, ako nga yun. Ako yun. Sinabi ni Joseph, hindi ganun eh. Si Joseph ay napaka mababang loob. Okay, hindi siya nagyayabang. Sino yun? Ako na. Hindi siya ganun eh. Hindi siya mayabang. Sinabi niya, hindi po ako ang nag-i-interpret ng dreams. Sabi niya dyan, sino daw yung nag-i-interpret ng dreams? God shall give Pharaoh an answer of peace. Ang Panginoon ang magbibigay kay Pharaoh ng kasagutan para sa kanyang kapayapaan. Okay? Kaya pagkain na kayo, uy, galing talaga nito, ha? Siyempre, ako lang yan. Minsan, mayabang tayo, di ba? Okay? Pagka itinataas tayo, kinukuha pa natin lalo yung parangal. No? Si Joseph, hindi siya ganun.
no? Alam nila na kaya niya mag-interpret ng dreams, pero alam ni Joseph kung saan galing yung kanyang kakayahan. Okay, galing yan sa Panginoon. Okay, yung mga kakayahan niyo, galing yan sa Panginoon. Lakas, talino. Okay? Ano pa yung mga kakayahan ng mga bata? Magsalita, di ba? Magdaldal. Ano pa yung mga kakayahan ng mga bata? Mga ano pa? Ano mga kakayahan na ng mga bata? Magkwento. Ano mga kumanta, umapit. Okay, mga kakayahan yan. At sasabihin mo, hindi, dahil manian ako lang to. Ako lang to. Hindi ganun si Joseph, no? Inaano niya, kina-channel niya yung tamang papuri sa nagkaloob nito. Okay? Sana ganun din tayo tularan natin si Joseph. Okay? Okay, ano na nangyari? Pero said unto Joseph, in my dreams, behold, I stood upon the bank of a river, and behold, kinuwento lang uli ni Pharaoh, okay? Out of the river, seven kinds, fat flesh, well favored, and they fell in a middle, and behold, seven other kind came up after them, poor and very ill favored, and lean flesh, such as I never saw in all the land of Egypt, for badness. Ganun ka, ano no? Wala pa akong nakitang ganun. Makakita na kayong napakapayat na ano? Baka dyan? Meron, di ba? Siguro mas payat pa doon. Ano yung buto na lang? Alam niyo yung buto na lang naglalakad? Nakita na kayo ng ganun? Sa tao, nakakita na ako ng parang buto na lang yung naglalakad. No? Sobrang nalulong sa bisyo. Yung alak, sigarilyo, ano pa yung mga ng drugs? No? Ang payat, kala mo. Ang tawag sa kanya, boy, bumok. Okay? Meron din yan, isang rockstar. Ganyan na ng pangalan, bumok. Kilala niyo si Pepe Smith. Si Pepe Smith na yung tawag doon, boy, bumok. Kasi yung mukha niya parang kashape na ng kanyang bumok. So sobrang payat niya. Okay? Ganyan na, sobrang payat. Kinain na, ganyan. And the lean and the ill-favored kid did eat up the first seven fat kids. When they had eaten them up, it could not be known that they had eaten them, but they were still ill-favored as the beginning. Okay? Nung kumain, di ba mataba? Kinain ng payat. Dapat tataba yun, di ba? Hindi payat pa rin. Yun yung itsura niya. Okay? Kanyari, mataba. Kanyari, mataba. Ito, payat. Kinain niya. Payat pa rin siya. Yun daw yung nangyari. Ito yung sinikwento ni Pharaoh. And I saw in my dream, and behold, seven ears came up in one stalk, full and good. And behold, seven ears withered, thin, and blasted with the east wind, sprung up after them. And the thin ear devoured the seven good ears, and I told this unto the magician, but there was none that could declare it to me. And Joseph said unto Pharaoh, the dream of Pharaoh is one. Okay? Salamat sa Panginoon, no? Ni-reveal ka agad kay Joseph yung interpretation ng dream ni Pharaoh. Alam ka agad ni Joseph. Okay? Sabi ni Joseph. Okay, saan na ba ako nun? Okay? This is the thing which I have spoken unto Pharaoh. Saan ba yun? Yan, dream. Sa 26. And, okay? The dream is one, and the 17 and ill-favored king that came up after them are 7 years, and the 7 empty ears blasted with the east wind shall be 7 years of famine. Meron daw 7 taon na pag ando meron sa 7 taon, unang 7 taon. Kasi
Okay? Kasaganahan. Sabihin doon, masagana. Okay, alam niyo ba yung masagana? Yes. Di ba pagka nagtatanim tapos maraming bunga, masagana yun. Tama? Pag nagtatanim ka, walang bunga, masagana ba yun? Hindi. Ang tawag doon ay? Agutom. Kasi wala kayong kakainin. Naranasan na ba dito yun? Nagutom na ba kayo dito? Nagutom na ba kayo dito? Sa halahala? Hindi, kasi ang daming pagkain dito. Di ba? Every year, yung mga puno, nagbubunga. Okay? Imagine ninyo, 7 taon, walang bunga yung mga puno dito. Patay tayo lahat nun. No? Imagine ninyo, walang nagtanim ng, pag nagtanim sila ng bigas dyan, ng palay, patay lahat kagad. Wala silang naaani. 7 taon mangyayari ganun. Imagine nyo lang ha, merong 7 taon na maraming bunga, merong 7 taon na walang bunga. Sabi dyan, yung 7 taon daw na maraming bunga, no, kasaganahan yun, pero kakainin lang ng tagutong. Kasi kakainin nyo lang yung mga kasaganahan nyo ng before, pagdating ng pagtagutong, wala na. Parang hindi mo na naramdaman yung kasaganahan ng 7 taon ng nauna. Ganun ang mangyayari. Yan yung paliwanag ni ano. This is the thing which I have spoken unto Pharaoh. What God is about to do, He show it unto Pharaoh. Okay, bakit ang pinapakita ng Panginoon sa isang stakeholder na pinakamataas? Kasi siya yung may kakayahan na baguhin yung course na yun. Tama? Na-gets niya ba ako? Okay? Minsan, may mga problema. Minsan, nalalaman lamang ng inyong mga magulang at minsan, hindi na yung sinasabi sa inyo. Di ba? Tama? Pero minsan, nalalaman nyo. Di ba? Okay? Sila yung nagbe-bear ng problem na yun. Ganon din ang ginawa ng Panginoon. Binigyan ng burden si Pero para ipaalam na merong tagutom na mas matinding mangyayari sa kanila ng 7 taon at meron sila unang 7 taon na tag-ani or marami silang naanihin. Okay? And where shall arise after them 7 years of famine, and all the plenty shall be forgotten in the land of Egypt, and the famine shall consume the land. Matagal ba yung 7 years? Mabilis ba yun? Parang matapos ka ng grade kinder hanggang grade 6. Ganun katagal yun. Okay? Kinder ka, ilang taong ka nun? 6 years old. Sabi mo na, 5 years old. Nung natapos yung famine, ilang ka na? 12 years old ka na. Or 11. Yung tagal nun, parang mas matindi sa pandemic yun. Yung pandemic, 3 years lang. Yun, 7 years. Plus 3 pa, plus 1 pa. Ganun ang nangyari. No? And the plenty shall be known in the land by reason of that famine following, for it shall be very grievous. Okay, mawawalang kabuluhan yung tag-aning marami kesa dun sa tag-utom. And for that, the dream was doubled unto Pharaoh twice. Dinoble yung panaginip, parehong-pareho, magkaiba lang yung object na ginamit. It is because the thing is established by God. Ito'y mangyayari. And God will shortly bring it into pass. Ito'y mangyayari ng mabilis, madali, malapit na. Okay. Now therefore, let Pharaoh took out a man. Ito na, may problema, tama? Ano yung problema? Tagutom. Ngayon, si Joseph, alam niya yung problema, meron siyang solusyon. Okay? Mas maganda yun, no? Yung mga boss, mas gusto nila yun. Boss, may problema tayo eh. Ano yung problema natin? Pero may solusyon na tayo. Kumbaga, inano mo, no? Pinacify mo yung boss mo. Meron tayong problema, pero may solution tayo.
Okay? Ganun dapat mag-isip yung mga lingkod ng Panginoon. Or nasa Panginoon. Tama? Nay, may problema tayo, Nay. Anong problema? Sira yung bike ko eh. Pero may solusyon na ako. Magtatrabaho ako, tapos papayos. Di ba? Magmadali yung lakit sa'yo. Nay, sira yun. Ayaw ka na yan. Di ba? Meron ka dapat solusyon. Kahit anong problema, may solusyon. Tama? Mag-isip ka muna ng solusyon. Exhaust mo muna yung iyong sarili. Isipin mo muna, humingi ka ng tulong sa Panginoon. Pag may problema, may solusyon. Minsan, madalas, masakit lang pakinggan. Tayo yung problema. Alam mo na kung anong solusyon. Tama? Tama? Okay. Huwag tayo maging problema. Tayo dapat ay maging solusyon. Okay? We become a solution or solution solver, not as a problem seeker. Okay? Yung puro problema, 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 wala ka namang palang solusyon. Maganda na, pag sinabi mo yung problema, may solusyon ka na agad, para na wawala yung problema. Tama? Nasa na tayo? Okay, now therefore let Pharaoh look out a man discreet and wise. Ano ibig sabihin ng discreet? Yung tama mag-isip, tama mag-desisyon. Yan ang tawag discreet. Okay? Tama ang kanyang decision making. Hindi siya biased. No? Hindi pang sarili lang yung kanyang iniisip. Yan ay discreet. And wise, matalino. May reason yung kanyang pag-iisip. Ba't mo ginawa yan? Wala lang. Eh, narinig nyo na yun? Yung reason na gano'n? Ba't mo ginawa yun? Wala lang. Nag-isip ba yun? Ha? Narinig nyo na yun? Sagot na gano'n? Ba't mo ginawa yun? Wala lang eh. Narinig nyo na yun? Madalas yun, di ba? Hindi dapat ganun. Pag may ginawa ka, mayroong rason. Ba't mo ginawa yun? Okay? Nasa na tayo? 34. Let Pharaoh do this and let him appoint officers over the land and take up the fifth part of the land of Egypt in the seven plenteous years. Ano yung fifth part? 20%. Ano yung fifth part? Kung meron kang lima, yung pinaka-fifth part, yung isa doon tanggalin mo, ilan na matitira? 4 of 5, di ba? Yung 4 of 5 is 80%, tama? Yung 1 of 5 is called 20%. Okay? Magkakaroon ng taxation. Kung ano yung inani mo, 20% nun, ibibigay sa gobyerno kasi itatalo nila yun. Okay, galing, no? Parang, ano mong tawag doon? Economist. Si Joseph, no? Alam niya kaagad yung taxation. Okay? Itatago nila. Sila ay magsusubi. Sila ay mag-iimpok. Sila ay mag-iipon. Galing, di ba? And let them gather all the food of those good years that come and lay up corn under the hand of Pharaoh and let them keep food in the cities. Ito maganda. Si Joseph na yung magiging mamaya, maanin natin yun. Ang hirap lang nito sa gobyerno natin. Yung gobyerno natin, corrupt. Nagbibigay tayo ng tax sa kanila. Yung ginagawa nila, tinatago nila yung tax. Meron kaming confidential fund. Ganun, di ba? Mali, baligtad. No? Pero ito maganda kasi yung idea na to ay galing sa lingkod ng Panginoon. Yung lingkod ng Panginoon nagtitiwala sa Diyos, hindi para sa kanyang pansariling kalooban or kapakanan. Okay? Tingnan natin.
Okay, let them gather all the food of those years that came and lay up corn under the hand of Pharaoh. Bibigay daw sa pamahalaan kay Pharaoh and let them keep food in the cities. Magagawa sila ng mga storehouse. Okay? Mga lalagyan. Mga storehouse natin ngayon na tawag doon pure gold. Ang dami doon pagkain, di ba? Kaso lang, bibilin mo. Okay, maganda yung mangyayari dyan. Okay? SM. SM Groceries. Robinson's Groceries. Storehouse natin ngayon. Doon maraming pagkain. And that food shall be for store to the land against the 7 years of famine, which shall be in the land of Egypt, that the land perish not through the famine. Ganda ng solution ni Joseph. Humanap ng isang lalaking matalino at okay, magaling mag-desisyon. Discreet. Okay? At doon sa pitong marami tayong aanihin, kuhanin natin yung 20%, one-fifth of that, itago natin sa mga storehouse para pag dumating yung pagkutong, meron tayong pagkain. Okay? Yung nakakita sa inyo langgam. Ano palaging buhat ng langgam? Sukal. Ha? Sukal. Sukal. Ano ba? Iba-iba. Kung anong nakunta nila ka. Okay, anong ginagawa nila? Tinatago nila yun kasi pag dumating yung kagulan, hindi sila makalabas. Mabubuhay pa rin sila, meron pa rin silang kakainin. Ganun ang prinsipyo ni Joseph, no, tulad ng prinsipyo ng langgam. Nag-iipon, nagsusubi, hindi gastos ng gastos. Ay, dami natin pera ngayon, bili ng candy. Ay, bili ng ano. Marami tayong pera ngayon, bili tayo ng ganito. Dami natin pera eh. Mag-shopping. Parang tinatamaan ako. Okay. Shopping. Mag-Lazada. Mag-shopping. Enjoy life. Okay. Magpa-Food Panda. Okay. Ngayon yung ano natin. Nasaan na tayo? Okay. Nasaan na tayo? 37. And the thing was good in the eyes of Pharaoh. Nabuhok, nagising si Pharaoh. Ang galing na solusyon na yun. And the eyes of all his servants, nagulat sila, galing ng idea mo. Okay? And Pharaoh said unto his servant, can we find such a one as this is? Sino pa ba hanapin natin tulad ito mag-isip? Okay? A man in whom the Spirit of God is. Nasa kanya ang Spirito ng Diyos. Pinaalam na sa kanya kung ano yung interpretasyon ng panaginip eh. And Pharaoh said unto Joseph, for as much as God had showed thee all this, there is none so discreet and wise as thou art. Wala nang tatalino at magaling mag-isip tulad mo. Thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled. Nakapanong lang ako kanina. Ngayon ako na magrurun. Okay, sabi dyan, thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled. Only in the throne will I be greater than thou. Mataas lang ako sa inyo ng konti kasi ako nasa nakaupo, pero lahat ng pamamahala, under na sa'yo. Okay? And Pharaoh said unto Joseph, see, I have set thee over all the land of Egypt. Okay? Hindi lang dito. Sige, ikaw lang ang ano ko, advisor ko. Hindi. Sa buong land ng Egypt. And Pharaoh took up his ring. Kinuha ni Pharaoh yung ring niya. Mahalaga yung ring niya kasi signet niya yun eh. No, pag mayroon siyang gustong ipasabi, sinusulat yun, tapos nilalagyan yun ng patak niya. Yung patak niya, parang seal niya yun, parang pirma yun ng hari. Si Joseph binigyan ng pampirma ng hari. Ganun ka
powerful si Joseph. Kung anong sabihin niya, mangyayari. Okay? And put it upon Joseph's hand, and array him in vesture of fine linen. Sinuotan siya ng pinakamagandang damit. Sa panahon natin, hindi nga nga, hindi kami nagtusot nila pa sa Armani. Kanya. No? Yung mga suit na napakagaganda. Parang kahit hindi ka pogi, pag sinuot sa iyo, magiging pogi ka. Joke lang. And put a gold chain about his neck. Nakita niya yung mga mayayaba ngayon? No? Yung nagtusot ng mga chain, no? Si Wamos niya. Pogi-pogi sila sa nalalaking mga chain dito, no? Kala mo may sakit sila hepatitis kasi nagpupulay yelo sila. Nagre-reflect yung gold dun sa mukha nila eh. Okay? Yun ang nilagay kay Joseph, no? Gold necklace. And he made him to ride in the second chariot which he had. O wala kang sasakyan, bibigyan kita. Ferrari. Wow. Alam niyo yung Ferrari, yung pinakamahal na sasakyan, di ba? Okay, yung binigay sa kanya, chariot, wala pang Ferrari dati, pero kabayo rin yung itsura doon. Ito, chariot. Okay. And they cried before him, bowed the knee, and he made him ruler over all the land of Egypt. Saan siya naging ruler? Over all the land of Egypt. And Pharaoh said unto Joseph, I am Pharaoh, and without thee shall no man lift up his hand or foot in all the land of Egypt. Ako si Pharaoh, pero kung anong sabihin mo, yun ang mangyayari. Kung sinong papasok at lalabas dito sa ating bayan. Hindi. Kanina lang, nakakulong yun eh. Nasa dungeon yun kanina eh. Hindi nga natin alam kung nakakain ng maayos si Joseph dun eh. Okay. And Pharaoh called Joseph's name Sapnat Paene. 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 Shale, no? And he gave him to wife Asil. Binigyan pa siya ng asawa. Nakakulong yun. Mag-isa lang yun doon. And binigyan pa siya ng asawa. The daughter of Potiphara, the priest of On. Okay, medyo mataas yung position ng father-in-law ni ano, Joseph. And Joseph went out over all the land of Egypt. And Joseph was 30 years old when he stood before Pharaoh, king of Egypt. Nung binenta siya, 17 years old siya. Ang daming panahon na nangyari sa kanya, 30 years old pa siya bago siya naialis doon sa kahirapan na yun. 13 years from 17 plus 13, 30. 13 years yung ginantay ni Joseph. Hindi siya nagmadali. Hindi siya na umangat sa Diyos. Bakit ako nandito? Wala nga akong ginagawang masama eh. Sinasabi ko nga sa tatay ko kung anong ginagawang masasama ng mga kapatid ko eh. Bakit ako nandito? Bakit ako binenta? Bakit ako naghihirap? Ginagawa ko yung kalooban ng master ko. Anong ginawa sa akin? Nung asawa ng master ko, pinagbintangan ako ng hindi ko ginawa. Yan ang nangyari kay Joseph. Parang sinin, no? Parang drama. Drama talaga. Okay, isa to sa pinakamagagandang kwento ng Bible. Meron to kahalintulad sa buhay ni Jesus. Okay? Nasaan na ako? And Joseph went out from the presence of Pharaoh and went throughout all the land of Egypt. Ito na! Implementation na! Meron kang solusyon? Ay, ako na yan solusyon. Sige, gawin niya yan! Okay? Meron lang mga ganun. Magaling magsalita! Pagdating sa execution, wala na. Tulog na. Okay? Si Joseph, kung ano yung sinabi niya, ginagawa niya. Salamat sa Panginoon. And Joseph went out from the presence of Pharaoh and went throughout all the land of Egypt.
Hindi yung palaging nandun lang sa labas ng bansa, nagpapasarap. Kung may, saan may party nandun, kung nasaan yung may concert nandun siya. May pelatira kaya ta Beijing's eh. Meron. Okay. And in the seven plenteous years, the earth brought forth by handfuls, no? And he gathered up all the foods of the 7 years which were in the land of Egypt and laid up in the food in the cities, and the food of the field which was round about every city laid he up in the same. Tinago nila. Okay, galing, hindi ko alam kung paano nila tinago. May special na way para maitago yung mga bagay na gusto mong ma-preserve. Okay, nagpe-preserve yun. Okay? Other be vacuum, no? Walang hangin doon. Hindi ko alam kung anong technology nila noong panahon na yun, pero na-preserve nila yung mga pagkain. And Joseph gathered corns as the sand of the sea, very much until he left numbering. Hindi mo na makount. Kailan tayo ang natago natin doon? Hindi ko na mapila. Ang dami. Okay? For it was without number. And unto Joseph were born 2 sons before the years of famine, which Asenath, the daughter of Potipharah, priest of On, bare unto him. And Joseph called the name of the firstborn Manasseh. For God said, he had made me forget all my toil. Ganda, no? Pinangalan na normally, pag nagpapangalan tayo sa isang bagay, lalo na sa ating mga anak, minsan nagbibigay tayo ng meaning. So, ang ganda ng binigay na meaning. Ang ganda pala ng word na Manasseh. Okay? Sabi dyan, he had made me forget all my God. Kinalimutan ko lahat ng aking paghihirap. No? Okay? Yan ang pangalan ni Manasseh. Ang ganda ng word na Manasseh. Okay? Sobrang hirap. Hindi madali yung pinagdadaanan ni Joseph. Okay? Wala yung sa kalingkingan na pinagdadaanan natin. Okay? Nawala kayo ng ilaw. Mga lila lang. Pag sa dungeon ka nakatira, wala talaga doon ilaw. Walang ventilador. Okay? Kung ano man yung pinagdadaanan natin, alam niyo po yan. Okay? Simula yan sa kalingkingan ng pinagdadaanan ni Joseph. Wala na yung pinagdaanan ni Joe. Hindi ba yun? Okay? Okay. And all my father's house. And the name of the second called he Ephraim. For God hath caused me to be fruitful in the land of my affliction. Ako'y naging mabunga sa land kung saan ako pinahirapan. Baligtad, di ba? Minsan salamat sa Panginoon, no? May binibigyan tayo ng mga paghihirap, and the latter end part, kung magtatapat tayo sa Diyos, ibibigay niya yung nararapat para sa atin. Okay, hindi madalas, pero madalas din. Okay? And the 7 years of plenteousness that was in the land of Egypt were ended. Natapos na yung maraming bunga. And the 7 years of dirt began to king. Ang tagutom ay nandito na. According as Joseph had said, and the dirt was in all the lands, but in all the lands of Egypt, there was bread. Tagutom na sa lahat ng lugar, pero sa Egypt, meron pa rin pagkain. Okay? Nung pandemic, ang hirap ng buhay, di ba? Pero salamat sa Panginoon, ang dami, no? Ang dami tulong, ang dami resources, inopen ng Panginoon para sa atin. Hindi tayo namatay, di ba? Yung mga namatay lang, yung mga nagpaturo. Kung nagpaturo kayo, huwag na kayo ulit magpaturo. Okay? Ang dami pong namatay. Okay. Sana tayo. And the famine was all, nasan tayo? And all the land of Egypt was famished, gutom. The people cried to Pharaoh for bread. And Pharaoh said
unto all the Egyptians, go unto Joseph. Okay? Ayan yung pinagkakatiwalaan ko. Okay? Mga kumagal na yung mga tao, magutom na kami. Okay? Punta sila kay Pero, sabi ni Pero, Joseph, bahala sa inyo. Okay? Ganun tayo. Where he said unto you, do. And the famine was over all the face of the earth, hindi lang sa Egypt, sa buong sanlibutan. And Joseph opened all the storehouses and sold unto the Egyptians. And the famine waxed sore in the land of Egypt. And all the countries came unto Egypt to Joseph for to buy corn, because that the famine was so sore in all the land. Merong pag-asa, no? Because merong nagbigay ng solusyon. Una, ang Diyos ang nag-provide nito. Si Joseph, ginamit ng Panginoon. Naging tapat siya doon sa binigay sa kanya, inatang sa kanya ng Panginoon, no? Madalas, no? Minsan madalas, gagamitin ng Panginoon kung ano yung kakayahan natin. Si Joseph, on that time, ang kakayahan niya ay mag-interpret ng dreams. Marami tayong kakayahan. Okay, alam natin yun, no? Cultivate natin. Matalino tayo, marunong tayo magsalita. Okay, magaling tayo mag-isip. Gamitin natin sa Panginoon. Huwag nating sayangin. Paano tayo tatalino? Sa salita ng Panginoon. Wala nang iba. Ang talino natin, manggagaling sa Diyos. Hindi manggagaling dahil sa atin lang. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay, bakit mo naman aras na? Okay, sakto lang ako. Matatapos ako sa isang verse sa Acts. Okay? Kinuwento to ni Stephen. Okay? Malayong panahon na to. Sabi niya sa Acts, chapter 7, verse 9. Acts chapter 7, verse 9. Basahin natin sabay-sabay. Okay, kinikwento to ni Stephen. Si Stephen ay lingkod ng Panginoon. Alam niya yung nangyari kay Joseph kasi inaaral nila yung kanilang history. Tama? Nagbabasa si Stephen ng salita ng Panginoon tulad ng ginagawa natin. Ito yung sinabi niya. Babasa. And the partiers moved with envy, sold Joseph into Egypt, but God was with him, and delivered him out of all his afflictions, and gave him favor and wisdom in the sight of Pharaoh, king of Egypt. And he gave him governor over Egypt and all his house. Now there came a dread over all the land of Egypt and Canaan, and great affliction, and our fathers found no sustenance. But when Jacob heard that there was corn in Egypt, he sent out our fathers first. And at the second time, Joseph was made known to his brethren, and Joseph's kindred was made known unto him. Okay, okay na yun, no? Second part yun, yun yung next week natin. Okay, yung nagbenta sa kanya, magmi-meet uli sila. Yung mga kapatid mo na galit sa'yo, gusto kang patayin, buti na lang hindi ka pinatayan, binenta ka lang, mag-meet ngayon kayo. Yun yung next week. Okay? Huwag kayong mawawala. Ang ganda ng kwento na yun. Okay? Tapos na tayo. Ang ganda ng kwento ni Joseph, di ba? Okay, gayain natin yung buhay ni Joseph, nagpagamit sa Panginoon. Hindi mayabang, alam niya yung kanyang ginagawa, discreet, matalino. Paano siya naging matalino? Alam niya ang salita ng Panginoon. Okay?
tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat muli sa hapong ito, sa umaga nito. Salamat, Panginoon, sa provision nyo sa amin, pagpunta dito, Panginoon, sa mga kabataan nandito. Salamat, Panginoon, sa kanilang willingness at pinayagan sila ng kanilang magulang, Panginoon. Marinig, Panginoon, ang inyong salita, ang kwento, Panginoon, ang inyong mga salita sa Bible. Salamat, Panginoon, hiling. Malaya namin pinag-aaralan ng inyong salita. Malaya namin nalalaman, Panginoon, na meron palang Diyos ng Biblia. Tapat, may pag-ibig, Panginoon. At meron mga lingkod ng Panginoon. Handa, Panginoon, magpasakot niyo. Salamat pong muli. Sa umagang ito, ingatan kami, Panginoon, sa aming pagsamantalang pag-iwahiwalay. Ganun din, Panginoon, mga provisions niyo, Panginoon, merienda. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, amin. Amen.